kami mga taga-news ay medyo nalilito po ano doon sa sinabi na may 8 cases pero ang sinabi ay ito ay parang naging ano na discover na meron sila ulit. Pero at the same time sinabi po sa amin kagabi ni Dr. Ted Herbosa na the sequencing is not it's a process na hindi madal and hindi siya mabilis. So parang nagtataka kami lahat kanina sa story ko na paano ba agad nalaman na itong mga 8 ito ay Delta nga ang variant na meron sila. Para baka pwede nyo kami bigyan ng konting insight tungkol saan. Opo. So, ang ginagawa po natin proseso sa pagsisequence ay ganito. So, sa simula po, tinitingnan natin, syempre, ang nagka-qualify po RT-PCR positive na sample. Pagkatapos po namin makita yon, meron pa po tayong mga criteria na ginagamit. Katulad ng, meron po tayong kung tawagin ay CT value or cycle threshold value. Nakita na po natin sa sequencing na ang effectively pong nasi-sequence lang natin ay kung ang CT value ay less than 30. Kaya po yung 8 samples na nagpositibo uli sa Delta variant, sinuri po muna kung ano doon ang pwedeng ma-sequence. Yun lang pong sample na may threshold value of less than 30 ang pwede natin i-sequence. Ang ibig sabihin po noon, yung CT value po kasi ay measure yan ng viral load. Kung mataas pa po ang viral load, mababa yung value ng CT, yung CT value. Pag mataas na po yon, ibig sabihin hindi na po ganun kabigat ang viral load. So yun okay. Po yung criteria na ginagamit natin. Opo. Malinaw po, malinaw yung proseso na sinabi niyo, Doktora. No? Pero linawin ko lang, sabihin yung 8 sinasabi natin, na dumaan ulit sa proseso o na-sequencing nyo na ulit sila. Kaya lumabas na ganun ulit. Si-sequence pa lang po. Isi-sequence pa lang. Opo. Kasi po, ang kapasidad po natin, syempre po, kailangan isipin din natin. Hindi po tayo nagsisequence isa-isa at a time. Yeah, it should be a big bump. Opo, kasi po ang atin pong mga equipment sa Philippine Genome Center, meron po tayong mga sequencers, kung tawagin po natin yung nakakagawa ng whole genome sequencing para po sa COVID virus, meron po tayong NovaSeq. Ang kakayahan po noon, 750 samples in one run na kinukuha po natin yung mga samples sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang turnaround time po natin doon ay about 5 days. Pagka naman po may susunod yung next seek, 350 samples. Ang turnaround time naman po natin doon ay 4 days. Pagka po yung my seek, mga pangalan lang po ito ng mga equipment, seek because it's a sequencer. Pag 25 samples po, mga 2 days. Pero maari po yung humaba, sir, kasi kina-quality control din po natin ang mga samples every step of the way to make sure that we will be able to produce very accurate results po. Mahirap po kasi magkamali. Opo. Totoo. At para, ayoko rin po magkamali ng impression. Pag sinabi po natin na nasa sequencing pa yung 8 na yun, well, included din sa sequencing process yung 8 ulit na yun, ano po. Ibig sabihin ay hindi pa natin alam as of now kung ito ay Delta variant. Alam na natin. Well, kung ang una po nilang sequence ay lumabas ay Delta variant, syempre po ang iniisip natin, malamang Delta variant pa rin po yun. Kaya lang, ang gusto nating malaman, ba't natin sila sinisequence uli? Kasi nakikita din natin, kasi nga kung mababa pa rin ang CT value, baka mas matagal po natin sila dapat i-quarantine, yung mga ganun pong mga... Opo. Kasi importante po yung information na yun eh. Opo. So yun. So it's all part of the process na kailangan silang i-test ulit. Kung hindi, delikado para alam nga natin kung longer quarantine o yung isolation nila ay mas mahigpit. Ano po? So, although po, ano naman po, may sinusunod naman po tayo na patakaran na inilabas na po ng Department of Health. Pero syempre, parang doble, kahit na meron na tayong mga sinet na quarantine period before they get treatment, we have to make sure that they are fully recovered and that they will not, hindi po nila ma-infect ang other people, di ba po? Okay.
Sige. Kasi marami pa po tayo, sir, marami pa po tayo hindi alam dun sa virus, kaya parang doble-doble po yung layers ng pag-iingat natin. Lalo na itong Delta, eh kakaalam lang po natin ito recently, no? So marami mga countries, inaalam, kahit naman po mga ibang countries, nag-change sila ng mga polisiya ng quarantine period. Yung iba, hinahabaan from 14 to 21 pa nga po, no? So, ginagamit din po natin ang information na ito sa sequencing, sa mga ganung pag-recalibrate, kung tawagin po natin kung anong dapat natin gawin para naaakma sa information, sa ebidensya.